Hi guys! Welcome back to our channel. For today's vlog, mag-harvest tayo ng ating mga lettuce. At samahan nyo kaming alamin ang marketing ng lettuce para lagi tayong sold out sa ating mga lalim. So tara, samahan nyo kami. So for today guys, mag-harvest tayo ng 30 cups of lettuce. May nag-order sa atin. Ano siya? Repeat buy siya. Gumagawa sila ng salad. Kailangan po sila ng lettuce. Pero hydroponics grower din po sila. Ayan, as you can see, yung mga natira guys, medyo leggy na yung mga natira. Dahil napili na po yung mga halos magagandang lettuce natin. Although, ito, pwede pa natin mapakinabangan ito sa salad kasi kinakat naman ito. Even kami din, nagbibenta rin kami ng salad. Lalo na ngayon na sa trabaho ni Tisha, magpapa-order siya ng salad ng mga workmate niya. So, extra income, at the same time, nako-convert yung mga lettuce natin into higher profit. Okay guys, tapos na tayo mag-harvest. And if yung order ng customers are 30, yung dinagdagan namin sila ng tatlo sa calendar nito yun. Parang previous na rin sa mga customers para makapag-repeat tayo. One of the strategies na pinaka-common ngayon, lalo na sa pag-aswag traffic, may binibigay din sa mga tweets. Natin tinagagdagan natin ang tatlo. Parang pakaswelo na din sa mga tweets. Yes. Tara, ipak na natin to and then samahan nyo kami sa video na ito guys dahil pag-usapan natin ang pag-market ng mga lettuce in a way na para masold out. So guys, before natin pag-usapan kung paano binamarket ang ating mga lettuce, syempre, as our another business, syempre, kailangan din natin yan as kasuhin. So, ang videographer natin, syempre, ang ating girlfriend, si Cynthia. So, thank you. Thank you sa'yo. And then, syempre, samahan nyo akong magpakain sa ating mga manok. So, itong nasa pinchil na ito ay 2 kilo na feeds. Ang pinapakain ko po sa kanila is Integra 2000. And then, hahaluan natin yan ng Vitamin Pro para meron silang vitamins. Dahil malapit na po tag-ulan, alam naman natin na ang mga manok ay prone sa sakit kapag tag-ulan. So, dagdag immune, tibay sa immune system nila to. And then, syempre, para ganahan silang kumain. So, tara, samahan nyo ako na mag-mix ng pagkain ng ating mga manok. At pakainin natin sila. Tara. So, ngayon guys, ito yung vitamins na gagamitin natin, which is yung Vitamin Pro. So, magandang-maganda ito sa mga manok natin at saka sa ibang animals na livestock tulad ng baboy, mga kambing, at iba pa. So, imimix lang natin siya sa feeds nila. Pero, pwede din siyang ihalo sa tubig. Pero, in my case, para mas effective at mas hindi walang masayang. Kasi kapag nasa tubig yung vitamins natin, possible, matumba yung tubig or mabilis din siyang mapanis kapag nasa tubig. Pero kapag nasa food siya, makakain siya lahat dahil yung food inuubos na mga manok natin. So, buos natin sa 2 kilo na feeds na Integra 2000. And then, imix lang natin. Ihalo lang natin. So, ang benefits ng vitamins na nilagay natin, dagdag tibay sa immune system, panlaban sa sipon, at flu na galing sa ibang farm na nagta-travel po kasi yung virus natin minsan sa hangin or sa mga taong pumapasok sa farm natin na galing sa ibang lugar. So, na-mix na po natin yung ating feeds. Ngayon, ilalagay na natin yan sa ating mga automatic feeder. So, ito pala yung ating automatic feeder. Hindi na natin kailangan ipakain yung feeds natin ng oras-oras. So, sa tulong po ng automatic feeder natin, ay siya na mismo ang magpapakain sa mga manok natin dahil parang imbakan siya ng pagkain. So, kapag tumutuka sila, pag nauubos yung nasa ilalim, usang bumababa yung feeds na naka-store sa taas. So, it will help para hindi masyadong hassle sa oras tulad natin na may lettuce farm tayo. Tulad ngayon, harvest natin, mamaya mag-deliver tayo. So, medyo hassle po yung oras. So, malaking tulong ang ating automatic feeder. So,
Lagyan natin yung 1 kilo dito and then doon, 1 kilo dito. So as you can see guys, malapit po yung mga manok natin dahil gustong-gusto nila yung kanilang feed. So ayan. Very excited sila na kumain. Ito mukha. And then dito rin, lalagyan din natin ng feeds yung kabilang automatic feeder. So ayan, makikita nyo yung mga manok natin. Sobrang saya nila kasi bagong lagay yung pagkain nila. At saka kung mapapansin nyo guys, yung mga nasa inumin nila yung kulay blue, bastonero po yan. Ano po yan, pang deworm ng mga manok. Or sa madaling salita, pampurga po para yung mga microorganism sa loob nila ay mamatay. So, kung makikita nyo guys, yung ating tacho or yung ating tandang or lalaki na manok ay nakahiwalay dahil ay hindi pa naging itlog. So, hanggat hindi nagiging medium yung itlog nila, hindi muna natin siya isasama sa mga babae. Dahil possible, maapektuhan ang pangingitlog nila kapag maaga po silang nag-breed or nag-mate. So, ngayon, nakahiwalay siya, nakaseparate siya. And then, yung pagkain niya, separate din. Integra 2000 na nakamix sa Integra 3000 yung pagkain niya. Dahil si Machete, ang pangalan po niya ay Machete, 2 years old na po siya. So, proven na yung semilya niya ay maganda. So, maganda yung mga sisiw na napoproduce niya. That's why siya po yung binili natin. And then, ayan, makikita nyo, nandun lang siya sa sulok, nanahimik siya doon, pero malaki po yan. Sobrang laking manok po yan, ang lahi niya is Rhode Island Red. Pure po yan. Ayan, makita mo, si Machere. Ayan. Ayan po ang ating tacho or ang lalaking manok po natin. And then, right here naman po ay nagbigay tayo ng malunggay. So, tumitas po tayo ng malunggay dun sa tita namin. So, tinali po natin dito para if ever na gusto din ng manok natin ng malunggay, available po siya. So, dagdag vitamins din po ito. At the same time, nakakatipid na tayo sa patuka or sa mga feeds natin. Dahil, pag kinain nila to, mabilis din silang mabusog at the same time. Dahil gulay po ito, nakakatulong sa immune system. So, double benefit po yan. So, ito po yung update natin ngayon sa ating farm na manukan. So, meron na po yung rice hull dahil nakakatulong po ito upang ma-prevent yung possible na dumami yung langaw. At nakakatulong din siya sa pag-absorb ng mga dumi or yung pulot ng ating mga manok. Ayan, as you can see, ito yung update ngayon sa farm. Napakasimple lang. Yung mga automatic feeder natin, puno-puno na. Tinali din natin siya para iwas tumba. Para iwas tapon yung mga feeds na nilalagay natin. And then yung automatic na waterer nila or yung patubigan nila, nakapatong siya sa hollow block para hindi na dudumihan kapag ka nagkakalkal yung mga manok natin. So, ayan, makikita nyo guys yung mga chicken natin. Nandun sila sa labas. Yung mga manok pala natin guys, ano sila? Heritage chicken. So, native sila pero hindi sa Pilipinas. They are foreign native chicken. Ibig sabihin, native sila sa ibang bansa. So, oo, para silang half-half. So, ang mga manok natin na babae, decal brown po itong mga to. So, medyo similar sila sa Rhode Island Red. Ang kagandahan po sa mga heritage chicken natin, hindi sila masyadong mailap tulad ng mga native chicken. Tara, proceed na tayo sa topic natin kung paano i-market yung mga lettuce natin. So, after natin na asikasuhin yung mga lettuce natin at mag-harvest, and then after din natin mag-asikaso ng mga manok natin, nabigyan na natin sila ng feeds at vitamins. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pinaka-topic natin sa video na ito, which is kung paano ang tamang pagmamarket at tamang
pag may make ng relationship sa mga customers natin in a way na mag-repeat buy sila. Kasi guys, kapag nag-repeat buy sila, laging sold out yun eh. Lagi tayong sold out. So, win-win situation sila. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ikaw ba, B? Ano ang iyong mga... kumbaga, parang ano ba? Realization or yung mga naging experience mo simula nung pumasok tayo sa sales industry. Since ikaw, graduate ka ng marketing, tama? Yes. So, ano yung mga naging strength natin sa pagmamarket? For me, first, kailangan i-identify muna natin yung mga market natin. Kumbaga, parang alamin natin sino yung mga pwede nating mabentahan. For example, along the way, marirealize mo dun yung at first talagang mahirap. Hindi mo ma-identify kung sino yung mga customer mo, sino yung bibigyan sa'yo. Pero along the way, ngayon, narirealize na talaga namin kung sino yung mga dapat namin talaga i-focus sa market. For example, ngayon, per cups, may mga bumibili sa amin na yung kanina nga, yung sa salad nila. Yung pwede namin ibenta yung lettuce per cups na di magsasuffer yung price ng lettuce natin. Pero yung quality pa rin, nandun pa rin. Tapos yung, pero nabibenta natin siya ng 25 per cup. Na, 25 per cup, which is marami na tayong ano doon. Marami na tayong pwedeng income doon. Then, if ever man na masyado maraming harvest natin, then di gaano kalakas yung market. Previously, kagaya nga, nakita nyo naman yung journey namin nung napakaraming harvest pero walang bumibili ng per cup. Ginawa namin siyang per kilo. So, yun, it's a perfect timing for everything. Hindi nyo na-realize natin along the way na di naman all of the time mabenta talaga yung lettuce. May mga time na hindi. Yung pag-identify din natin ng market natin. Kamukha yung sa Samje restaurant, yan. Yun, pwede, binenta natin siya na per kilo. Yun. Tapos, walang nasayang yung mga advantage nun. Natakal na din natin yun. Walang nasayang. And, at the same time, meron pa tayong cups na pwede natin magamit. At yung mga kukupit na pwede pa natin magamit. As in, walang sayang. And, may income din naman. May profit din tayo doon. Yung pag-identify din ng market, yung ngayon, yung nakakapagbenta na kami ng mga salad sa mga co-workmates ko since nag-stop na akong work from home, nag-on-site na ako with another company naman. Pero yun nga, based sa mga co-workmates, syempre pag nasa office pa yun, they can afford salad that is parang mas higher yung price niya compared sa mga salad sa ibang, parang sa mga sa mga stalls, sorry. Tapos, yun, parang mas afford nila yung mga lettuce na mas higher yung price or yung salad na mas higher yung price. Dati pa namin inaano yun, pinapangarap na makapag-produce or makapag-order kami ng mga yun. Kasi, maano talaga yung income doon. And, mas makikilala talaga yung lettuce pag gano'n. Dati pa namin pinapangarap yun. Eh, ngayon, parang perfect timing from God na mag-aano kami. Meron na kami market para doon. Which is ngayon, established na din yung market namin sa mga nag-per cup. May nabibenta namin sila ng per cup. If ever na hindi namin mabenta per cup, meron sasalo dun sa mga hindi nabenta, which is bibenta namin sila ng per kilo. Now, yung sabi nga sa niya sa akin dati, parang mahihirapan kang mag-unla kasi di mo alam kung saan mo ibebenta pag nag-harvest ka na. Pero ngayon, napaka-amaze or na-amaze talaga kami nila everything na ganado kang mag-unla kasi alam mo, merong pupuntahan yung lettuce mo at may mga nag-aabang. Meron pa nga yung iba na wala na pero gusto pa nila. Ganon.
Tapos, hopefully, someday, makapag-establish na tayo ng second greenhouse. Yes. And, second, sa pagmamarket is pinaka-powerful for me. Word of mouth. Yun yung pinaka-powerful na marketing strategy for me, for my opinion. Since ngayon, aside from online yun, yung word of mouth. Pag sinabi kasi na word of mouth, di ba, nag-order yung isang customer, tapos nasabi niya dun sa friend niya na yung lettuce dito, ang napaka-fresh, tapos ulit pa. Tapos, yung iba kasi, kung mapapansin nyo guys, sa lettuce ng sa mga it's not to degrade them, pero yung iba, parang makukuha mo sa lettuce, may yung tangkay niya, kasama sa kilo, pero di naman natin nakakain yun. Nakakain lang natin is yung leaf. Unlike sa mga hydroponically grown na lettuce sa atin, yung tangkay nila, di ganun kalaki. Di ganun ka, ano, pero punong-puno ng leaves yung lahat ng ano. Parang walang tapon, lahat makakain. Tapos, yun nga, kaya gustong-gusto talaga ng mga customer yun. Which is, kami, di namin nasasabi yun sa mga post namin. Pero yung mga customer, sila agad, sila yung nagbibigay ng feedback sa amin. Wala po kaming natapon, ganyan, lahat nakain namin sa lettuce, gano'n. Which is, yun din yung mga pinopost namin. Doon papasok yung yung sa online marketing naman. You're providing feedbacks, you're posting the feedbacks of your customer. Yung iba din, strategy namin is, nung nag-start pa lang talaga yung page is, every week, nagpo-post kami ng progress ng mga lettuce. That's one of the first step sa mga beginners. We suggest you creating Facebook page kasi doon talaga makikilala yung page natin or yung name ng products natin, which is sa amin yung The Green Home Pampanga. Yun. Tapos di namin namamalayan, nag 1K na yung likes niya. Yes. Tapos magugulat ka na lang, may magme-message. Di sila taga Pampanga din, nag-order sila ng lettuce, pupunta pa sila dito para lang makakuha ng lettuce. Malalayo yung lugar ng iba, may mga taga Lubao, ganyan. Tapos, yun din, isa din sa mga, yung pag-discuss natin dito guys, free flow na lang siya, wala nang itemized. Tapos, one of the strategies na ginawa din namin is yung nag-invite kami ng mga tao to visit the farm. Kasi pag syempre, pag nakita nila yung mga ano, we can suggest pick and pay, which is mas nai-enjoy talaga ng mga customer yung sila mismo kukuha ng lettuce kasi mabayaran nila. And ano pa? For me, sa journey natin sa pagliletuce hydroponics, nadaanan natin yung masarap na harvest, yung malaking kita, yung palaging sold out. Nadaanan din natin yung season na dry, yung walang bumibili, yung tumatabla ka lang. Isa lang yung na-realize ko doon. Things takes time. Kasi kung nagsisimula ka pa lang at puro fail yung nararamdaman mo, syempre, it is just a lesson. Huwag mo siyang i-take as a failure. I-take mo siya as a lesson na magagamit mo kapag lumaki pa yung farm na hinahawakan mo. Yun po yung i-visualize mo. And then, the more na lumalaki yung problema mo, the more na masarap i-handle yung business. Kasi bakit? Masarap po yung may problema. Kasi ibig sabihin, pag may problema ka, may progress ka na nagagawa. Ibig sabihin, nagtatry ka. Kaya ka nagpifail kasi nagtatry ka. Hindi katulad nung wala kang pagkakamali, yun yung nakakatakot. Parang stagnant lang. So, it takes time sa lahat ng bagay. Tulad nung sa lettuce, nung una, nahirapan nga kami mag-market. Hindi namin alam kung saan ipa-flash yung mga products namin. Ngayon, ano na siya? Okay na siya. Dahil yun nga, sabi nga niya na, although kapag walang nabibenta na perkap, may binubuhos pa rin kami sa mga Sanji Resto.
And then pangalawa lang dun sa sinabi ko na kanina is yung make a relationship sa mga customer, guys. Do not focus on the current sales. Mag-focus po kayo dun sa after sales. Ibig sabihin, paano mo mapapabalik yung customer na bumili sa'yo? Okay, sige, parang it's an achievement na nakapagbenta ka sa isang tao, nabentahan mo siya ng madami, pero mas bibili ba ko sa'yo kapag napabalik mo siya at bumili siya ng mas madami or same nung bumili siya ng una? So, paano mo ma-achieve yung ganong marketing strategy? Unang-una, syempre, kaibiganin mo yung customer mo. Be kind to them by movement, by gestures, and then by talking to them. Kamustahin mo. Hindi mo lang siya binebentahan. Parang sinasali mo na rin siya sa business mo. Parang part na rin siya ng negosyo mo. Yes, and one most especially dun sa mga customer natin. Pinaka-importante din for me. If nag-advise yung customer na pwede pong pa-deliver ng 5 PM, make it a time na i-deliver mo siya ng 5 PM. Oo. Maging ano ka sa time. Maging strict ka sa time. Maging yung tawag doon. Basta yun na yun. Basta maging compliance ka sa time na binibigay nila. Kasi customers, para sa akin din, tama din yung customers are always right. Kasi hindi naman sila magpapa. Basta make it a habit na kung ano yung oras na sinabi nila, ipufulfill natin yung time na gusto nila. And then, yung mga malilit na bagay tulad ng mga customer na nangingi ng discount. So, wag tayong masyadong mahigpit sa sales. Let's make our business na para bang win-win situation. Yung parang wag kang manghinayang na magbigay ng discount. Kasi kapag nagbigay ka ng discount, hindi naman yung malulugi ka. For example, may bumibili sa akin ng 30 cups ng customer. So, nangingi siya ng discount. So, willingly, pakita mo na willingly din. Isa rin yun. Yeah, even kong, if they are not asking for it. Yun sinasabi kong gestures. Pakita mo na willingly, you are happy. You are saying to them na yes, go on. You ask discount. So, ang sinabi ko sa kanila, sige po, kuha po kayo ng 3 cups. So, isipin mo yan, guys. 3 cups lang yon. Pero, ang impact sa customer nun, sobrang laking bagay. So, hindi ka nalugi dun. Ibig sabihin, kumita ka na sa pera, sa lettuce, sa sales, kumita ka pa ng respect, and then yung para bang sa customer mo yung trust niya. Kasi kapag ka binigyan mo sila ng discount, yun yung trademark sa kanila eh. Pwede pa nilang ma-share sa ibang kamag-anak nila, kaibigan, oy, may kilala ko nagbibigay ng discount, yun mas sulit. So that is the power of relationship sa mga customers natin. And then siguro masyado na kaming maraming na-share. I would like na si Cynthia or ang aking partner ang mag-end ng ating topic about sales, since siya number one sa mga kilala kong tao na magaling talaga sa pagmamarket at sales. So ang question ko na lang sa'yo is, ano ang may advice mo sa mga viewers natin na nasa kabilang screen na kung paano pa mas mapalago, at kung sakali man nakakaranas sila ng dry season, what would you advise them, or para bang payong kaibigan kung nandun sila sa situation na yun, and how they can overcome on that situation? Itak mo lang siya sa isang question. For me, pinaka-advice ko, trust God's process. Yun lang talaga. There will be a time na hindi talaga mabenta. Pero trust God's process. He will provide. Yun lang yun. May mga times na ano na gagawin natin sa mga letters, ganyan. Kahit mag-post pa kami ng mag-post, ganyan, walang bumibili. Pero si God nagpo-provide talaga sa lahat. Gugulat ka na lang, may magme-message, ganyan. Or, minsan, yung mama ko din, mag-ano siya ng
may i-order dito, ganyan. Yan. Yun, minsan talaga, yun yung sinabi ko kanina. Mabibilib ka na lang sa ano ni God na mabibilib ka na lang na bigla siyang mag-reveal sa'yo. Eto, meron ng sale. Okay. Tapos, yung isa sa mga payo lang din namin, yun, don't stop innovating and don't stop making an update to your buyers or to your customers. Yung pakita mo, paramdam mo sa kanila, uy, nandito pa rin kami, live pa rin kami, may mga harvest pa rin kami. Ganyan. And syempre, it's the good harvest, yung magandang product for our customers. But aside from the service na binibigay natin sa kanila, may kasama ng service yung good products, yung magandang harvest. Product yes. Sa kanila. Huwag natin, huwag tayong maging wais. Kumbaga, maganda yung bayad nila, kumpleto yung bayad nila. Siyempre dapat, maganda rin yung bigay natin sa kanila. Ngayon, kung meron kang harvest na hindi maganda, be honest to them. So, pakita nyo po, for example, kanina, may mga harvest kami hindi masyado maganda. Kami pa po yung nagpupumilit na hindi benta sa kanila. Yes. Kasi pangit nga, kasi hindi maganda at balak din namin na ibuhos na lang doon sa Samji Resto. Kaso nagpupumilit sila na okay lang po, kaya pa yan, okay lang. So yun lang, maging honest lang kayo sa mga customers. So yun, that is it for our today's video guys. Thank you sa pagsama sa amin sa video na to at true family ka kapag tinapos mo yung video na ito. Umabot ka sa part na ito. And then, syempre, thank you sa aking kasama. Ang aking partner sa laging pagsama. And then, sa family namin, thank you. Yes. Sa pag-support sa aming businesses. And syempre, sa inyo din na nanonood dyan. Maraming salamat sa suporta. And we hope na nasa mabuting kalagayan kayo. And then, yung mga businesses nyo ay maganda rin ang flow. So, thank you everyone sa pagsama. And then, syempre, wag mo na rin kalimutan na i-like yung video na to. And wag mo kalimutan na subscribe yung ating channel. We are currently 809 subscribers. So, malapit na lang po tayong umabot ng 1,000. So, push pa tayo. And then, syempre, we will gonna make more videos to inspire and to give knowledge sa lahat po ng mga interesado na mag-negosyo, lalo na sa young age. So, thank you everyone! Bye-bye!